Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Kate. If you're new here to my channel, welcome, welcome, welcome. Don't forget to subscribe. So, lately, parang nakikita ko sa feed ko, sa Instagram, sa Facebook, sa YouTube, sa IG stories, ang daming nagpapapayat ngayong mga naka-quarantine tayo. Medyo parang na-inspire ako ng konti lang. Kaya naisipan kong bumili ng GMAX Keto. And akalain mo yun, dumating na siya. Kaya if you guys are interested and wanna join me for the unboxing and taste test or first impression, just keep on watching. Guys, so kamusta kayo? Ang ganda ng lighting ko ngayon. Thank you, Josh. I don't know if you can relate do sa mga sinabi ko kanina. Kung payat ka, swerte mo. Pero kung hindi, maganda ka pa rin naman. Maganda tayong lahat. Pero kasi lately, simula na nag-quarantine kasi, parang wala na akong ginawa kundi kumain. Alam niyo yun? Kapag nade-depress ka, kain ka. Pag masaya ka, kakain pa rin. Kaya medyo napansin ko, talagang nag-gain. So, ang hirap man aminin, pero sarap kumain eh. So, talagang nag-gain ako ng weight. Nung first week ng quarantine, syempre, medyo nakaka-depress. Dahil syempre, nawala ng mga work. So, wala akong ginawa nun kundi manood ng mga series sa Netflix. Tapos, kumain. Nood ng series, kumain. Napansin ko, medyo sumisikip na yung mga damit ko. Mga around second or third week ata, naisipan kong mag-exercise. Hindi naman talaga ako mahilig mag-exercise. Siguro, trinay ko mag-cardio. Nag-treadmill ako for almost 2 weeks. Everyday ako nagka-cardio. Hindi ko na-check kung may nalus akong weight. Pero, nung time na yon parang feeling ko hindi na mabigat yung pakiramdam ko. Pero, after that, bumalik na naman ako sa routine ko. Simula nung nag-Shopee Live ako. Ayoko man i-blame doon. Pero, kasi pag nasa-stress ako, I tend to parang kumain ng kumain. So, nung time na nag-Shopee Live ako, hindi na ulit ako nag-ex... Nagpapansin. So, ayun. Hindi ko napigilan. So, syempre, kain ka. So, parang feeling ko, lumobo na naman ako. Kasi nakikita ko yung, yung mukha ko para nagkakaroon ng laman. So, after nun, nade-depress ako. Kasi parang, lumobo na naman ako. Ano bang gagawin ko? I wanted to lose weight. Sa utak ko. Sa utak ko, gusto kong pumayat. Like, everybody wants to lose weight naman, diba? Ewan ko, yung iba wants to gain weight. Pero, ako sa utak ko, gusto kong pumayat. Gusto kong sumeksi. Pero, nasa utak ko lang eh. Ayaw sumunod nung katawan ko. Alam niyo yun? I came across Tony Sia's Instagram. And then, nagulat ako sa pictures niya. Kasi alam ko, last year, chubby siya. Actually, hindi niya siguro matatandaan, pero nagkita kami sa Skin Potions event, yung Aladdin. Nakita ko siya in person. Ang pagkakatanda ko sa kanya, alam mo yun, chubby siya, medyo, yon malaman siya. Tapos nakita ko yung picture siya sa Instagram ngayon, pumayat siya. Hindi parang, pero payat siya. As in, para sa akin, sakto yung katawan niya, sexy siya. Inisip ko, baka mamaya, edited. Kasi... alam niyo na ngayon, sa mga panahon ngayon, don't believe everything that you see on social media. So, tamang hinala lang ako. And then, I saw her post na ginagamit niya yung GMAX Keto. Naging interested talaga ako dito sa product na to. Ilang beses ko siyang parang ina-add to cart, tapos hindi naman natutuloy. Kasi iniisip ko parang, baka naman etos lang to. Kasi, ang key naman talaga para pumayat ka is either mag-diet ka or mag-exercise ka. So, anong itutulong nito sa akin? Ganyan-ganyan. Pero neto, I'm gonna be honest with you guys, pinanood ko yung vlog niya about her weight loss journey. Medyo parang nai-inspire ako magpapayat. Yeah, aminin ko, yun. Parang medyo na-inspire ako. Sana ma-achieve ko. I decided na I should siguro start today. Kaya, ang ginawa ko nung araw na yon after kong mapanood yung video niya, is bumili ako nung GMAX Keto. In-order ko siya last May 24 online. Nakalagay dun sa checkout na there might be some delay pagdating sa delivery dahil nga sa naka-quarantine tayo. So, ang iniisip ko, baka after 1 week pa siya marireceive. So, alam niyo na, hindi na lang ako nag-expect kasi mahirap na. Baka masaktan lang ako.
tao, to my surprise, dumating siya agad. May 26, nandito na siya. Tinext ako nung ano, delivery guy na, ma'am, mag-deliver ako today. So, ready naman ako na dadating siya. Kaya, eto na siya, guys! Yay! Yan, ganito siya kalaki. Hindi ko pa talaga binubuksan to. Ganito siya dumating, nakasupot. Kasi gusto ko ngang pakita sa inyo at saka matesting natin siya ng sabay-sabay on camera. So, guys, this is really a good deal. Kasi ang original price niya is 1,500. And right now, hindi to guys oh shopping ah, naka-sale siya. 975 na lang siya kapag bumili ka ngayon. Tapos, dahil sa nakita ko yung video ni Tony Sia, nakita ko rin na meron siyang discount code, kaya ginamit ko ito. So, bukod dun sa discount na 975 na lang siya, nagkaroon pa ako ng less 10%, kaya ang binayaran ko na lang ay 875 pesos. So, ito resibo ko, katibayan. Medyo, ano na lang siya, kinuha ko na lang siya sa basuran kasi naitapon na kasi. Ngayon, na-video ko na, pwede na natin talaga siya itapon. So, okay, so, eto na. Madali lang naman siguro to buksan, guys, no? So, buksan na natin siya para medyo makalikot na natin kung ano bang mga, ano nito. So, ayan. Ang dali lang buksan. Pinakamadaling unboxing of all time. Akala ko, guys, parang papel lang siya. Akala ko kayang punitin ng kamay ko, pero hindi pala. Kailangan pa rin talaga ng gunting. So, wait lang, kukuha ako ng gunting. Tada! Meron na akong gunting! So, gupitin na natin. Okay. Ribbon cutting. Ay, ba't ko pa binuksan na lahat? Tanga. Para sa vlog. Okay, so, kailangan ko na tuloy ito ilagay sa container after nitong vlog na to kasi binuksan ko talaga siya, guys. Hindi yung maliit lang eh, no? Okay. Inamoy. But parang amoy... Ina-expect ko mabango siya, pero parang amoy, ano, hindi ko ma, mawari, parang hindi fruity yung amoy niya, pero parang amoy something. Okay, so ang kulay niya, nagtataka ko, bakit kulay white siya? Ina-expect ko kulay green siya, kasi kulay green yung juice eh. So mamaya tingnan natin kung ganun nga yung kalalabasan, kung kulay green o ano. So, directions. Nakalagay dito, dissolve 2 tablespoons in a 12-ounce glass of water, stir, put some ice, and enjoy. Nakalagay din dito na it makes 48 servings. So, let's see. Ingredients niya, natural green tea powder, natural calamansi powder, and L-carnitine, which is parang naririnig ko yung word na yun eh, na parang pampapayat siya. Ewan ko. Hindi ako nag-research. Sorry. May sodium, ascorbate, at kung ano-ano pa. Basta, mga ingredients. Tapos, when it comes to calories, 3% nakalagay dito. Vitamin C, 90%. I think that's good kasi we all need vitamin C, lalo na sa panahon ngayon. Let's all be healthy. So, ngayon naman, itatry na natin magtimpla ng drink. Let's see. At first impression ko dito. Okay? So, kailangan lang natin ng, sabi, 2 tablespoon. So, isang spoon. Pwede na yon. Hindi makailangan 2. Tapos, isang 12-ounce glass of water. So, ito yung nalagyan natin ng water. And, let's do this. So, ito na yung tubig, guys. May dala na akong tubig dito. So, lagyan natin to ng tubig. 12-ounce. Tansya-tansya na lang. Mukha naman sigurong 12-ounce na to. So, ready na tayo. Okay. Eto na siya. Kulay puti nga siya. Pero tingnan natin kung mag... Ooh, nag-green. Bakit ka tumata? Nag-green. Taray, para tayong ano. Alam niyo yung mga Halloween sa States, yung parang may powers, ganon. Parang ganito to. Bakit ganon? Hindi ba defocus? Salita ako na salita dito, defocus pala. Okay, so ayan. Hindi siya nagde-dissolve agad. Malamang kasi malamig yung tubig eh. Parang buo-buo pa yung mga ano nyo, granules. Haluin pa natin ng ilang seconds pa bago natin siya tikman para medyo mag-dissolve na yung mga powder-powder niya. Sabi dito sa instruction, put ice, pero malamig naman yung tubig ko, so I'm not gonna put some ice anymore unless I feel like putting some later on. Ayan, gumagawa na tayo ng potion na pampapayat, guys. This is it! Okay, tikma ko lang ng code. Tikma ko nga yung ano. Parang ano,
Mas, hindi, hindi matcha yung ano. Pero, parang matamis, parang masarap siya. Hindi ko alam kung talagang pampapayat to. Pero, if pampapayat siya, okay yung lasa niya. Hindi siya kadiri. Kasi before, nung kabataan ko, nung kabataan ko, may mga iniinom akong pampapayat. Parang, alam mo yun, yung lasa kadiri. Pero ito, hindi. Parang, parang masarap siya. Ito na pala siya, guys. Ito na yung potion natin na pampapayat. Titikman ko ulit para malaman natin kung talagang legit na okay. May nalalasahan akong kalamansi na fresh. Tama ba yun? Masaya yung lasa niya, guys. Nung ininom ko siya, parang napangiti ako. Kasi parang, hindi ko alam kung dahil sa sugar. Dapat wala to sugar eh. Chachakin ko lang yung, ano ah, ingredients. Vitamin C. Nakalagay naman, ah, may steviol. Ano steviol? Glycoside? Sweetener daw yun. So, baka yun yung nalalasahan ko. Pero okay siya, guys. Yung lasa niya, mapapangiti ka pag uminom ka. Tama ba yun? Parang, sarap nito. Papayat na ako. Ganun. Ano pinagsasabi ko? Okay, so, yun lang naman yung first impression ko sa kanya, guys, eh. Masarap siya. Mas masarap siya sa tang. Sorry, ah. Pero, alam mo? Sana naman, di ba? 800? Kakainom ko lang kasi kanina ng tang. Yung orange juice na tang. Mas masarap to. Kumbaga sa makeup, lightweight siya. Tama ba yun? Tama ba yung pagka-describe ko? Lightweight yung feeling niya. Tapos parang mapapangiti ka. Kasi ang sarap. Tapos parang, refreshing. Parang gano'n. Ganun yung na-feel ko nung ininom ko siya. Sabi ni Tony Sia, ito daw yung iniinom niya kapag nagke-crave siya sa milk tea, sa coke, or kung anumang mataas sa sugar, ito daw iniinom niya. And now, I realize kung bakit. Kasi masarap siya. Okay guys, so yun lang naman yung first impression ko dito. Let's see if it's gonna work on me. Siguro I'll make another vlog about updates kung nag-lose ba ako ng weight dahil ininom ko to. Kasi yung vlog niya, pinanood ko, sabi niya, syempre may tulong yun. Ang ginagamit yung diet is ano, within 8 hours lang siya kakain, tapos yung 16 hindi siya kakain. Ano bang tawag doon? Intermittent fasting? Tama ba? Mali yata. Interpretant. Fasting? Ganun ba yun? Nalimutan ko. Intermediate. O, basta yun. Hindi siya nag-keto diet. Yun yung, ano niya, yun yung fasting niya. Kumakain pa rin siya, pero within 8 hours lang. The rest, yung 16 hours, hindi siya kumakain. So, yun yung diet na ginawa niya. But of course, syempre, depende pa rin yan. Iba-iba naman kasing tao. Tapos, when it comes to exercise, hindi rin daw siya madalas mag-exercise. Parang ako, may time na madalas, may time na hindi. Pero normally, ang ginagawa ko lang naman is cardio eh. Yun lang ginagawa ko, takbo-takbo lang ganun eh. Tingnan natin kung ano mangyayari after, I don't know, pag naubos ko na to, babalitaan ko kayo kung ano nangyari. Okay? So there you have it. If you're not yet subscribed to my channel, please do subscribe and please like this video. And also, if you have some comments or suggestions kung anong vlog yung next na gusto nyo or ano ba nang nasa isip nyo, just comment it down below. So guys, 12:34 AM na ngayon at the moment yung finifilm ko to. So tulog muna ako ah. I'll see you guys on my next video. Bye!